Nakaka-700 pesos nakita na kada araw si John dahil sa serye ng rollback sa gasolina. Natuwa siya dahil bukas lalo pang bababa ang presyo dahil big time ang rollback sa gasolina, 2 pesos kada litro. May rollback din sa diesel at kerosene. Itin pa po eh. Kailangan po maraming rollback pa po. Mga magkano pa? Mga 10 piso. Ito na ang ika-apat na sunod na linggo na may rollback sa petrolyo. Kung susumahin, nasa 3 piso na ang bawas sa presyo ng gasolina, halos 3 piso rin sa diesel. Pero kapag ibinangga ang lahat ng increases sa rollback simula umpisa ng taon, may net increase pa rin sa diesel at gasolina. Kaya ang ilang motorista, bitin pa rin sa serye ng rollback. Kulang pa po. Kung maaari, mas baba pa, bumalik tayo sa nasa 34 noon eh, bago mag-pandemic eh. Wala yun, sir, kasi pag mag-rollback na sila eh, pag magtaas 2 piso, wala din. Kung tutusin, malaki pa sana ang rollback kung hindi lang tumaas ang presyo sa world market noong Huwebes at Biyernes. Pero nilinaw ng DOE na hindi naman ibig sabihin na hindi na masusundan ang rollback sa susunod na linggo. It doesn't mean na kapag tumaas ng 2 araw, magtutuloy-tuloy siya. Sinasabi ng mga ilang kumpanya, yung mga analysts, energy analysts, na sa short-term outlook, mukhang pababa naman po siya. Samantala, lumabas sa pag-aaral ng Center for Energy, Ecology and Development na ang mga coal-fired power plants ang sanhi ng pagtaas ng singil sa kuryente. Kanina, inilagay na naman sa yellow alert o manipis ang reserba ng kuryente sa Luzon at Visayas grid dahil sa mas malakas na konsumo at pagpalya ng ilang planta. Sa nakalipas na 5 taon, mahigit 70% umano nang bigla ang pagpalya o forced outages ay mga coal at gas plants. Our over-reliance to coal plants and fossil plants is the problem. All yellow and red alerts equate to high prices of electricity. At wala namang pakialam ang mga corporations dyan. Mauulit na mauulit ang pagtaas ng presyo ng kuryente, mauulit na mauulit ang brownout sa hinaharap hanggat yung mga nakaupo sa gobyerno natin ay nasa bulsa ng malaking korporasyon. Dismayado ang Power for People Coalition na hindi renewable energy ang tutok ng DOE kung hindi puro coal at gas. Kaya hamon nila kay Energy Secretary Rafael Lotilia. You have another year. Pag hindi mo kaya, okay lang yun. Step down. Pwede ka namang bumalik sa aboy tis. Hinamon din ng grupo ang mga local government units at negosyo na gumamit na ng mga solar panels para makatipid sa kuryente. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.